BFB, we are into the game. Game 2 of the best of 3 series for this fourth match of their play-ins. BREN Esports versus Team Resolution. On the blue side, BREN Esports. You got Ace on the Grok, Pain for the Rafaela, Rebo on the carry. You got UG for the Kagura, and of course, Coco on the taps. And for the side of Team Resolution, we have Hika para kaya ka IDK44 on the Joe YF66 on the Sam Naman on the Selena, and Eret para kay Drake. I'm sending the biggest shout out syempre sa lahat ng mga viewers natin, hindi lang dito sa may Araneta Coliseum, kundi sa lahat ng mga broadcast na ginaganap across Southeast Asia, pati sa mga tiba-tiba dyan, gera-gera na, dun sa may bandang Riverside gitna. Kailangan niyang lang masurvive yung sarili niya dito para kay DK44, hindi niya gagamitin yan, papay siya first blood na agad. Oo, aggressive na naman. Ito nga yung binabanggit ni Doggy, no, na Grok, Kagura, plus the Rafaela combination. Pero, well, we got Rebo here on a solo lane. Ganun din naman, pinapa-alternate lang nila kay Tams. So, ganun kasi guys talaga, I hope you can learn mula dito sa MSC the idea of making the most of the lanes, distributing it. Normally, what you do is to distribute it sa isang core, which is minsan solo laner mo, yung pinaka-linked core mo, lagi sa cloud yun madalas. Minsan, pwede mo rin i-distribute yun sa dalawang core. Ganyan, habang merong 3 man na nag-rotate. Tapos eventually, magkakaroon ng 4-1 clash. Pero ito, magiging 3 versus 4 clash, yata. Sa may batataas! Dito si Pain, but Pain still gonna survive that. That's Rafaela. After all, that second skill will survive. Para dito kay Rafaela, may movement speed yan eh. Pero mukhang babawi yata yung red dito. Aba! Wala naman sila mauli. Marunong na mag-dodge. Teka lang daw, marunong dumodge. Hindi na tinatamaan ng araw, mga kaibigan. Later naman, pwede siyang ano eh. Pwede saluhin ni Ace yan during the power of nature. It's not gonna be stunned. Body block, no? Oo. Body block. Body block, and that's... dagdag initiation din sa kanila. O wala nang araw dito sa Turkin. Ito talaga test. Pero di certain. Kailangan yung test dito ng BREN Esports. Lagi na guard nila naman si Coco. Si YFCC. Pero hindi na masyadong pinag inaatay nila eh. Yung cert nila. Pero inaatay nila. Pagka dito yung BREN Esports. Yeah. Pwede na dito ka doon. Hindi ko si Pain. Si Pain na magkita. Pain to move up. And that first blood of course will be rewarded. Pero sa side team resolution na nakuha din. Yung turtle by the way. They are trying. Burn kasi doon yung ano, yung pag ikaw na wala na nagtaturtle, tapos may Grok na lumalapit, dala yung kumikin ng naimbutido. Ang gagawin niya doon, aantayin nyo lang na mawala yung channel. Yeah. Eh, ang daming Grok users. Alam nila kung paano bilangin yun eh, upon first channel. So, bibilang nga lang, surely naman na off cooldown na kapag natapos yung bilang nyo doon sa Grok. Then you can just easily take the turtle kasi grabe talaga mang lasso yung Grok. Here we go! So, napulat si DK44, ang dami pala nagtatago sa damo. That's gonna be a 1-for-1 na. Comes. Para oo. Sa side of Bren and Team. No, di ba? Ang ganda patay, na dito na ano, BREN Esports, they just have to keep carry na out of sight. Yeah, this time, out of sight naman si carry. Farm lang. Markman sila, markman nila is sumasama. Carry kasi, even though may mobility yan si carry, hindi siya yung pinakamagaling tatakbo. Okay. Tsaka pinapa-farm lang si Rebo, no? Oh. Actually, very curious. Ako sa akin, ang lakas-lakas talaga ni Rebo. Nagdadali lang talaga si Rebo sometimes ang over-aggressiveness kapag may mga aggression na ginagawa sa Rebo. Meanwhile, Team Resolution here, take note that there is a nice giveaway din para kay YF66. Meron na siyang dalawang iron hunting bow. And of course, that's very close towards the bloodlust axe. So, hindi alam mo yun? Medyo nawawala yung effect ni Selena kasi hindi tumatama yung mga araw niya. You don't want your Selena to be like that. Pero ito, abisal araw, wala na namang naabot or nakagat itong araw na ito ng Selena. Pero Coco na, si Ibama pala, Ben, dito sa apat na EG5, i-move nyo ng lahat para kay Coco. Pero wala na kayong pangabot na bottom lane. Oh. Ang punish din nila itong si Terista. And that's... Ito, hindi ganun ka kasi. Yeah, at saka 1-4-1, Maring Yase, the 1-4-1 trader. At napansin ko dito, yung Terizla, siya dapat yung nahumuna sana sa economy dito sa side ng resolution. Now, the thing here is napigilan na yon. Compared kay Coco, ewan ko kasi sa akin talaga, paningin ko kay Coco, kahit gano'n mo ipabehind si Coco, sa mga heroes niya, lagi nakaka-farm talaga yan. Kahit nga walang nakukuha ang kill, bigla na lang mag-online yan. Alam mo naman yan, yung, si Coco, ang inyong classmate. Ngayon, nandito sa may bandang gitna. Kaya-kaya na lang matake down yung tower dito. Even though, kapag pinasok dito ni Coco, baka yeah. Pero nanggagaling sa likod at okay, eh, nakatako lang para sa side ng Team Resolution kasi may bitbit ng tropa itong Grok na ito eh. Daan-daan lang muna. Tutu sa laro natin, 5-minute mark. Mga kaibigan, they're closing into their first score items. I would have guessed na meron na yatang Bloodlust Axe dito. Itong ating Terizla. And ayun na nga, may Bloodlust Axe na yung Terizla. And also the Granger, total danger delivered here with 2 Legion Swords. So alam mo, may cooldown reduction pa siya. Malapit na rin. And rather, malapit na sa BOD. Turtle, secured by the BREN Esports squad. Pero hindi sila mag-comment dyan agad. Kasi alam din nila, nakompleto yung side ng Resolution. Aba, grabe! Selena, hindi siya
siya magaling mag-shoot right now. Ang daming nai-intense dito kada may dadaan na Bisal Araw. Ah. Pre, kasi si Payne yun. Si Payne yun. Normally talaga si Payne yung suking-suki. Nagbabakasyon na siya. Nasa Palawan na siya. Tinatamaan pa rin siya ng Araw. Bisal Araw, pero natatamaan nila dito ng Hurricane. Carry to fall down. Wala nang buhayan pa. Pero lang, hey, dali si Ribo, no? Kung kailan dumating sa laban doon nadali si Limot Putri sa laro natin. And Team Resolution is taking a nice control of this game. 15K mark has a 1K goal lead here against BREN Esports. At ang malaking lead dito is the aggression that they're showing up in this mid game. Nakikita may respeto ng BREN papunta doon sa Cho. Pero hindi lang respeto yan. Minsan, nire-respeto mo na nga. Pero totos, basin nga ba rin. Kaya naman makikita mo na a-atras lang muna dito ang BREN Esports with their own jungle tonight. Kind of playing it safe para sa BREN Esports. Kailangan nila ng farm para sa carry nila. Umanda kayo sa late game. Umanda kayo sa late game, may carry kami dito. Although dito pa rin naman, nakabang pa rin naman dito yung ranger ng side ng team presentation. Pero what I see is, mas nakaka-farm dito yung carry doon. Namatay siya ng isa, but carry, kaya niya pa rin bumawi. Even with the network of 3-4 to the 4K dito ni Ranger with a BOD na pala. Yeah, BOD na yan. Meron pa kasamang physical attack dagger din. Onto the side of BREN Esports, you get an endless battle available para dito kay Kari. Enchanted Talisman. Onto the Rafaela, and I think there's the Dreadnought Armor naman. Maybe may on top of the another core item dito para kay Coco on the traps. There goes Haze. Mag-isa lang dito si Haze, by the way. Not a good target sa totoo lang naman din ng resolution. If they went all in that one, lalo mat napakalapit na sa Torre. It will be awkward. Hindi nilagyan ng pader. Haze dito yung mga member ng Resolution. Clearly, that is just a zone out. And Haze knows na mamba out na lang din ng mga taga-team Resolution. Look at that. Tingnan mo, may 888 sa likod. Habang lang, no? Tama back lang dito para sa second team Resolution. Si Haze lang kasi actually nakikita nako, nila. Nako, back! Pero ito, si Payne. Napasukan sa likod ni Teresa, pero nice is done. Ribo, ha? Ultimate na tamaan pa. Ito si DK44. Nasira yung rotation ng Cho. And able to hindi na siya makapunta or makapasok. Yeah. Dapat catch na din doon si Rafaele. Si Isno, ang gulo. Ang gulo ni Iskalina pa pagulong-gulong doon sa harapan ng kalaban. Si Uchi, all very close yun na. Lumapit si Uchi ng ganun. Pwedeng-pwedeng talunan ng Akai anytime on that pin. Of course, observe that Granger as well. Ng Team Resolution dito, it would be a nice take for them. And that would be solo another solo turtle. And uncontested yung turtle natin. That's the third turtle, I believe. Na napunta sa side ng... I mean, this time, napunta sa side ng... Team Resolution. Third turtle lang. Turtle na nakuha nila. Yeah. Malpantay na lang. Dito sa laro natin. Malpantay na lang. Medyo nag-play safe din kasi dito. Oh, yung Brent. Oh, dumidelay lang yung Brent. Oh. Si Haze lang actually yung pinapakita nila sa mapa. Yeah, kakaiba yung Brent dito, no? This is the first... I mean, not the first time rather, but this is a rear side to see a fair play. Conservatively, they're still waiting out for their own power spike, waiting for any opportunity to at least capitalize against Team Resolution. Team Resolution, hindi ganun kabayad na bayad yung Arrow, pero because of the zone, and of course, the hustle that is done in by the Cho, and also the threat of Terisla, sealing a gold handle here of 6,200. Grabe talaga yung play na Terisla. Already has the Apocalypse skill and two physical attack daggers, kasama rin yung Vitality Crystal. Talagang all damage and all durabilities onto his kit. By the way, Kuya nauubos na pala, nauubos na, take note, nauubos na yung tower dito ng BREN. Oh. They have to do something, hindi yung puro tago na lang, hindi yung puro play safe na lang dito. Kasi Team Resolution, they're like ano eh, nag-i-invite sila ng war talaga para sa BREN. They want war against BREN, but BREN, iniiwasan nila eh. Yeah, man, kanina pa tanong yung ano, yung Team Resolution ng Mighty Pula, pero... Yung BREN Esports wala, sarado muna. As in, no plan of actually actioning Team Resolution here. So we all have to wait. Anong plano ng BREN Esports dito? But clearly, it's Team Resolution. May magandang solution din para tapusin itong Game 2 against BREN. Look at the goal lead there. That is very consistent. That's a good experience lead, sorry. That is consistent onto the side of Team Resolution. Lalo pat, ha? Experience, that means that's a testament na nakukuha mo yung mga objectives around the you map. You see this? Nakita nila si Haze, nakita nila si Payne, hindi talaga sila nag-commit. Okay. Ayaw magpakita sila. Ayaw din patulan si ano, ayaw din patulan si Haze. Ayaw din patulan itong si Gra, kasi alam nila na kapag pinatulan nila, huwag din tatagalin yung paper eh, mag-uus mo lahat para sa Gra, kasi ito na nga pinasuman na yata ni Coco, pero sa may mamba out, teka lang. Pati si Coco maingat dun. Yeah. Hindi na rin siya bumabasok. Pero that is a lord, mga kaibigan. Very interesting. Hindi na nila pwedeng i-let go. Yeah, hindi na. Bawal na let go. DK44! Pero hindi talaga tumatama yung arrow ni Selena. Yeah, pero na-reset yung lord. Na-reset yung lord. Na-reset lang.
This is very interesting. This is something I want to see actually dito sa Araneta. Black yeah. Esports playing from behind. And they have resolution. Pili ko kaya lang naman sila naglo-lord dito is oh. They are forcing BREN na mag-react. Yeah. Kasi yeah. Alam nila na hindi pwede gawin ng BREN na ano eh. Hayaan na sila mag-lord eh. Oh, alam mo naman. Objective na yung binabayaan nila. Yeah. Para sa side ng BREN. Sa alam mo naman sa panahon ngayon, pag nag-react ka, ikaw yung na-debate, di ba? Oo. Oh. Maraming bagay na titrigger ngayon, pero na-trigger na! Pero pinasok yata ang Kyber Hurricane Dance. Yung may even po sa may bandang dito na pagsunan nila si Rafaela dito. And another one coming from this Selena saying it's the life of this crowd. Pero Vivo, tamang free-hit lang. Kayo oh. E-44 na pabagsak na dito. Yung Jonas, yeah. Ng team resolution. Ah. That's the only kill they could get. Yes, and that is an Azure Blade mula pala sa Endless Battle Proc. Mga kaibigan, kaya naman, white damage is true damage if I'm not mistaken. So, sa full yun, akala ko makakatakas pa. Siyempre, si paring DK44, but still, that leaves members of Team Resolution kasi marami rin na nanawala sa side dito ng BREN Esports. Taking the Lord! Another free. Yeah, big objective para dito sa Myanmar Champions. And now, they have a big lead of 6,000. Against BREN Esports. Nakikita nyo yung items, guys. Kita nyo naman na there's a threat on the side of UG. Pero, tiba-tiba yun, Teris lang. On top of that, Apocalypse King is the Head of the Seas plus the Silencer Rogue. Isama mo na rin yung Lightning Transit dito ng Selena at hindi mawawala ang aggression ng Cho at ng Akai with the Immortality and Brute Force Breastplate unlocked. Not to mention, yung Granger, may Circus Fury na. Ang up din ng mga cores dito ngayon ng Team Resolution. For Gary dito, dalawa pa lang yung core item ni Gary. Granger, tatlo na. Oo. Tatlo na. Ang item dito ni Granger, laman siya dito, outform dito yung Gary. They might be playing it safe para sa side ng BREN Esports, pero this is too safe. Yeah, well, this is too safe, but of course, we have no idea din kasi talaga ano ang base ng BREN Esports dito. Remember though, that they are fighting. This is the play-ins. Pag natalo ka sa play-ins, play out ka, mga kaibigan. There's no playoffs for you. And that Lord got bursted quite quick, but that delivered the top lane inhibitor turret to all at least 50%. So, 3-6 sa laro po natin, mga kaibigan. Sobrang intense. Ng hangin. Hindi mo alam kung ang ano bigat, mangyayari. Kung ano ba talaga gagawin yeah. Dito ng BREN. Ang bigat ng hangin dito sa Araneta. There's the pin down. Onto Coco. He was able to survive. Dito, pero hindi nila na magkukunan na maayos ayos dito si Coco. Coco gonna be able to take down. Oh! 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 Pero not gonna be able to burst down. Etong si Eren na nasa likod. Ang mag-dash out lang. Oh. And sabay back out si Coco. Alam niya na dito na yung mga bouncer dito. Ni yeah. Eren. Rebo! Pero Rebo! Dapat is Triple H! 4B5! Etong si Triple H. Pero etong si DK44. Hindi din maanang ultimate na magsasabi. Oh! Easy lang kayo, matinik si Rebo kasi eh. At kita nyo naman, stand na stand yung hangin mula doon sa Selena, mga kaibigan. 5-6 para sa laro natin. And BREN Esports, small victory in my opinion. But still, ayun din kasi yung inaantay. I think, ano talaga, Eren versus Rebo. Sino ang mas pogi? Gary, oh, Gary or Granger? Aabot tayo sa late game na to, sa ganitong pacing. Pero meron na tayong dalawang level 15. Side. Oh, man. Team Resolution. Oh, well, medyo struggling pa dito yung BREN kasi nga, they're playing it too safe. Yung mga arrow dito, Yuji! Bilang tumama, pero Yuji, the burst down ng arrow ni Selena at ni Akai. Rebo. So, take it down. Ito si Kalura, pero yeah. The next arrow won't hit anymore. Yeah, and they want to cut Coco na pumas doon sa may top lane side. Bumalik ulit ang Team Resolution naman papunta sa mid lane side. That is the arrow. Is that true? Ang weakness na ba ng BREN Esports dito? At nakikita ko dito, si pili ko nagpapa-bait out ng dito ng team resolution na kapag team resolution na kapag binigyan siya ng dito ng team resolution grabe. They can just fight off para sa side ng BREN pero yung team resolution hindi na binibigay ng BREN niya pero yeah. Top lane ito na si Rebo penalty zone na bumalik ulit ito si Coco pati hindi niya na napasukan kasi naasarado ni Hayes na pala sa block niyo ni Hayes hindi ko alam kung sinarado ni Hayes yung teammate niya mali sakit yun oh no parang namali talaga. Well, that is a big question. Kasi well, Teris lang yun, wala nang pantakas. Same pa rin naman. And yeah. Oo. Well, that's good. Kasi papasok din dito yung side ng Team Resolution. Oh, ang bigat ng hangin. Hindi mo mapredi kung ano ba. Dito sa Araneta Coliseum, mga kaibigan, 5-7 para dito sa ating laro. Nila, CK, Hayes, pero ignore. Yeah, ignore. Another arrow will just go on. Coco! Din, pero Coco, pumasok. Pero si Coco, Arwell, binigay ng lakas. Mabawi pa rin ang Team Resolution ng 1-for-1 exchange na asarado sa Team Resolution.
yun, pero hindi sila nakapagbigyan magandang ng damage para sa side ng yeah. BREN Esports. Oh, kills kami from Flicker! Rafaela. Nanahuli si Bane nga ba? DK44 medyo nasaktan din sa mga binibigay sa kanya. Gito, nice dodge. Natamaan niya ng arrow, but he's still alive. Yeah. He's still holding on. Still a one-for-one exchange. And that is the strength of Selena. Kahit na-stun yan, pwede pa rin siyang mag-Roshu Umbrella Fling. And the thing here is that kanina na-burn niya kasi yung Roshu Umbrella Fling niya. Naku! Naku! Inaangasan lang ni Haze dito. Oo, Ribo o tapang! We are planning to flank itong side ng Team Resolution. Opa! Nice! Hinulaan! Hinulaan! Hindi Aswell! On this Kagura ka mang hula lang! And huli na rin Aswell! Kaso 1-for-1 exchange naman tayo. Pero nag-pre-hit dito si Ribo. Maraming long air para sa side. Boy, pa si Bane! Ribo! Ribo on the back line! She gotta be cleaning up! Ah! Ribo! Shut it down! This is the plan! The BREN Esports won! Walang mas pogi kay Ribo! Kundi si Ribo lamang! Kundi si Ribo lamang! Mga kaibigan! That is, of course, how it's done. Show to us by BREN Esports. Hindi na kami yung BREN na mahilig sa panalo, na mahilig sa lamang. We know how to play from behind. Nakaranas kami ng 43-minute game. Oo, alam na namin yan eh. Nakita na namin. Nasa replay na yan. It might be safe to save, yeah. Pero ano eh, ang kagandaan dito sa to save na play, na mind games ng BREN, but, yung Team Rezo. Yeah, remember this ha, na mind games na BREN yung Team Rezo. To the point that E-Cup went for the jump. Right to guess kung sino nasa brush. That is a no-delay hurricane dance after the Thousand Ponder. Talagang inulaan niya na lang sino kayang laman ng grass na yun. Just so happened that's hindi the problem. Hindi si Ribo. Oh, hindi rin si Ribo. Too bad for you. Yappy. And then 9-9 into our game. 17 minutes but it's still not yet over anytime. Team Resolution can bring the biggest upset to teams. So BREN Esports. BREN Esports dito. Taking it slowly. Taking it slow. Slowly yeah. But surely. They got this. Gogo pushing naman sa may top lane side. A config would be a lord in the mid. Gogo on the top. And a four man doon sa bottom lane. We cannot disclose anything, any info. We cannot risk. Cute nila mag-style. Oh, diba? Yappy. Kasi Yuji yung taga-push. Diba? Hindi si Rico. Okay. Ayan na. Nagpe-pressure na. Classic pressure coming from BREN Esports. The Ace, leading the play. Tinira si Ribo na konti ng Torre dito. Layo ulit si Ace. Coverage bulwark activated. There is Coco. Pero si Coco nga dito sa may banda. Si Coco na jump na pero, rin. Pero Coco lumalaban. Oh my God. Oh my God. They're out na lang to safety. Pero Kane and the rest of the gang, they are trying to survive. Akpel kasi Torre yung kinakapag nila dito. Yeah. Still gonna have some respect coming from BREN na third tier to rin to. This is the inter turret coming from the side of Team Resolution. Pwede mag-dive in na mag-dive first in. First turret! Lang, pero ito, na-first turret. Pero si Pain, running low on health. Gatibagani sila. Pero unstoppable nito! Oh! On the pre-hit from behind! Pero DK44 once na susunod na listahan. Oh my God! Pre-hit din! Dito, napatay na nga. Dalawa na lang! Tatlo! Dalawa na lang sa mga natitira para sa side of Team Resolution. Higa po down as well. Magkagyan na immortality. Pero Ribo di umaalis! Dami ni Ribo! Ribo, ako'y natatag. Re-gage! Ako, nandito pa rin. Eto, stun kay Ribo! Pero na-stun nila dito si Ribo. Immortality! So, Coco! Lase dito sa pundam! Pwede na lang yung buhay ng side of Resolution! BREN Esports! They're gonna be defeated game of with wiped out on the side ng Team Resolution! BREN pa rin ang malakas! Mga kaibigan! Ang uling panalo